Pakilala mo naman sa amin kung ano nga roundhead po ang meron kayo dito. Magandang umaga po. Dito, ito pong hawa ko is Boston roundhead po namin dito sa LEXI Game Farm. Yellow legs po. Maganda yung balikat niya. Kaya lang medyo maiksi ito, kaya po kinocross namin to sa sweater. And then multiple shuffler po ito na early maturing din. Yun, nabanggit mo sir, no? Early maturing, kailangan na kailangan pagkadating sa stag season. So, naikwento mo nung nakaraan yung 5K sweater po ninyo, ikinocross sa mga ganito para mas gumanda yung cutting ability at dumami yung palo. Opo. Ito pong Boston roundhead namin is high station po ito. Ito po yung ginagamit namin para tumaas ng konti yung block namin. Tsaka doon sa sweater na rin po. Kasi po minsan, pagka masyadong maliit sa laban, na-agrabyado rin. Pagkadating naman sa conditioning, ano bang gustong hipo or katawan ng mga Boston? Para dun sa mga katukaan natin na gustong magsimula, or merong mga Boston rounded na gustong sumubok? Opo. Pagdating naman po sa conditioning, ang ginagawa po namin dito is yung bulky yung katawan niya. Tapos hindi po sila dry pagdating sa laban. Kasi po minsan na-encounter namin pagka yung ginugutom namin sila, dinadry namin sila. Minsan nagkakaproblema pagdating ng laban, yung umaayaw, naninibago. Kaya po ang ginagawa namin dito is may laman yung butche niya o yung balon-balunan para hindi sila manibago pagdating sa laban. Lalong-lalo na, roundhead kasi po, no? Yung ring general, yung kanilang stylish na laro sa ruweda, hindi mawala. Okay. Lalong-lalo na siguro, Sir Eric, sa pointing, no? Opo. Hindi pwedeng gutumin at baka mag-wild itong mga ano. So, importante pa rin, Sir Eric, no, na yung mga linyada nila sa kanilang manukan, kilalanin nila. Opo. Subukan muna po ninyong i-point dyan sa inyong mga manukan. At huwag testingin sa ruweda. May tari na doon. Mahirap na pagka nabitawan. May gastos po doon sa ruweda, sa sabungan. Nagsimula yung LEXI block na to. Kasi alam ko, ito'y sariling timpla na. Opo. Ninyo ni Mayor Jowar dito. Saan ba nag-originate ang linyadang ito? Yung pinagmulan po talaga na to is yung kay Ramon Monchero. Pero konti lang po yung nilagay namin dito. Tsaka yung imported din po namin na galing kay Bob Sabio. Kinontrol na lang namin yung timpla sa kanila para maging ano. Kasi napansin po namin nung hindi pa namin natitimpla, yung isang karakteristik ng isa, mabilis, maraming palo, pero walang ganong cutting. Yung isa naman, medyo maganda yung cutting, kaya lang kulang naman sa power. Kaya pinagtimpla na namin dito sa farm. Sir Eric, kumusta naman po yung production ngayon natin ng mga LEXI blocks? Medyo marami po sa ngayon. Almost 70% po ng breeding namin is LEXI block po, kasi yun po yung nahanap ng mga customer natin, mga kaibigan na nagpipinance dito. At yun din po yung gusto naming ilaban para medyo makapantay man lang dun sa kalaban natin sa gitna. Ano ba sir ang nagustuhan mo sa mga blocks na ito? At talagang ito yung pinopropagate natin at ibinibreed? Nagustuhan po namin talaga dito is matalino sila sumabong, tsaka may power, mabilis, at tsaka yung multiple na palo nila. At tsaka una-una syempre yung pagka early maturing nila. Kaya ito, pagka sa laban, ito talaga yung mga una naming na ilalaban kasi after ilang weeks lang ng conditioning, ready to fight na agad sila eh. Handa na agad, di kagaya ng mga pula. Kailangan mo pang batakin ng husto para makahanda sa laban. Sa body confirmation po, anong nagustuhan mo dito, sir? Ito po, gusto ko dito, may haba sila na maganda yung balikat.
Tsaka hindi ganong kalakihan. Actually, maliliit yung mga ganito namin eh. Kaya lang, dire-develop pa rin namin ng gusto talaga para yung makukuha ng mga buyers natin tsaka ng mga kaibigan is may maganda ng sukat para maging magandang pundasyon sa farm din nila. Okay, syempre gusto malaman ng ating mga katukaan eh, saan ba nila pwedeng i-cross itong mga LEXI blocks? Ito po talaga ginagamit namin dito is round head lang. Pagka kasi po yung block lang mismo, medyo kulang sa ganda ng cutting dahil masyado silang maraming pumalo, masyado mabilis. Pag nilagyan po namin ng round head, doon na nagiging complete warrior na sila. Sir, napansin ko itong hawak mo ay straight comb. Ang mga LEXI blocks ba, lahat straight comb o meron din P-comb? May lumalabas din pong P-comb. Pero wala naman po silang pinagkaiba dun sa straight comb at P-comb. Parehas silang palo, parehas mabilis, parehas magaling. Sa conditioning at sa pointing, sir, paano naman ang style natin na dito sa mga LEXI blocks na to? Dito naman po sa LEXI block, ang kailangan po dito is yung talagang bulky yung katawan niya na umaga puno. Kasi po, nung nasubukan namin nung una, nung may bago kaming handler dito, nasanay siya dun sa mga sweater na talagang dinadry yung pinipigang-pigang husto. Nung sinubukan niya dito sa block, lamang siya sa talo kasi hindi nagkakat yung manok niya. Sabi ko nga sa kanya, yung block namin kailangan buo yung katawan niya para mag-cut.